Tayo, minimalist cake with hugot lines o yung mga simple note. Diyan sumikat ang mga kasama natin ngayong umaga. Kaya naman, akalain ba ninyong nag-thrive nitong dessert business na to sa panahon na mahigpit pa ang health restrictions? Kaya alamin natin ang kanilang naging kita tayo journey. Kaya welcome natin si Ikaya Nickel. Tama ba? Hi, Ikaya. Welcome to Sakto ng Sweet Mini. Ayan, yung kanilang, ano bang tawag dito? Bake shop, hindi ba? Yes. Hindi siya restaurant, pero bake shop. Dessert shop. Dessert shop. Yes. So, kailan at paano kayo nagsimula dito sa inyong negosyo, Ikaya? Nagsimula talaga yung business namin in 2019, selling Nama Truffles. Mm-mm. But the business... Ito, nauso ito eh, yung mga ganitong chocolate. Yes po, Nama Truffles po siya. Truffle chocolate, dark chocolate, tas may matcha. Yes po. Oo, tapos? But the business really grew talaga in 2020, during the pandemic. Mm-mm. Kasi mas sumikat yung customized cakes and yung... ito po, ngayon nagsisimula yung dainty cakes. Oo. So, itong inyong negosyo na ito, paano nyo naisipan na cake? Ikaw ba talaga magaling mag-bake? Nag-aral ka ba? Paano? Graduate po talaga ako ng HRM noong 2020 din po. And after po talaga nun is nag-start talaga ako ng business. Ayun po, wala lang talaga akong alam nung una sa business. Pero, unti-unti pong nagkakaroon ako ng idea sa pag-handle po talaga ng business. Maganda yung sinabi mo na nagsimula ka na wala kang alam pero yes, inaral mo talaga mabuti, di ba? Kasi iba, yun ang ano nila eh, kumbaga yun yung pangamba nila na parang, paano yan? Hindi ko alam, wala akong, di ba? Di ba? Parang ganun. Kasi iba ang baking sa cooking. Ang yes, cooking po. Pwedeng tansya-tansya. Sa baking, hindi pwede. So, inaral mo talaga. Yes po, talaga. Opo, yun po. And dahil din sa hili ko rin talaga mag-bake, then yun po, nagkaroon din talaga ako ng idea sa yung pag-bake po. Pag-bake. At alam mo, ang baking din, maraming iba't ibang klaseng mga pastries yung ginagawa at saka mga cake. Pero iba din yung paggawa ng mga ganito, ng mga chocolate na ganito na parang, yes, di ba, medyo mahirap ba? Sa una, kung gagawa ka ng mga ganyang klaseng mga pastries or mga chocolates? Actually, madali lang naman po siya kung sa paggawa ng chocolate. Pero nahirapan lang talaga ako po sa packaging. Ay, kung paano okay. talaga siya mabebenta, ganun po. Kasi importante yun eh, magaganda ang packaging kagaya nito, di ba? Yes, na usong-uso ngayon kasi ang gusto ng mga kabataan talagang parang yung Instagrammable. Instagrammable, di ba? Eh, paano kung magaling kang mag-baking pero medyo wala kang ano dun sa knowledge sa sabi nga nila, eh, medyo mga artistic na kagaya nito. Ang ganda ng pagkakagaya kagawa mo ng cake yes, na to na nakalagay pa ang pangalan ng Sakto ng programa namin. Oo. Yes, paano mo yan pinag-iisipan? Nung nag-start pa lang po kami mag-sell ng dainty cakes, may isa kaming customer na parang gusto niya lagyan ng dried flowers yung cake niya. And then, nung pinost lang namin sa Instagram, bigla pong dumami yung views yes. and then madami na po nag-chat. So, dun din po kami nagsimula. Kasi hanggang parang, sa in-explore po namin. Oo, ito yung nauuso ngayon na sinasabi nila na parang mga aesthetic cakes, yes, di ba? Kasi usually, yun ang mga gusto nila, yung mga may theme, may kulay, di ba? So, ikaw parang nandun ka sa mga earth tone, ganyan. Tapos ito, may mga dried fruits, dried flowers. So, yes, depende na rin sa customer kung anong i-request. Kasi kunyari, yes, kung ang anak ay lalaki, hindi pwedeng ganito, di ba? Or pwede yung ganito, depende. Gumagawa ka rin ba nung may mga design na parang medyo, yung mga uso, yung may mga... tawag dito, may mga characters. Character, yes. Gumagawa din po kami. Isa din po yun sa inahanap ng customers namin until now po. So, ano-ano yung mga flavor ng mga cakes na meron kayo? So, meron po kaming apat na flavors sa cake po. Ang bestseller namin is moist chocolate. Ito po yung nasa loob. Ito. Then, vanilla Jeff chiffon. Moist chocolate. Oh. Yes. Vanilla chiffon. Ikaw talaga naisip ko. Red velvet po and tiramisu. Yes. Ito, interesting. Ano naman ito? Yan naman po yung Japanese cake. It's a soft and fluffy cake. Japanese cake? And may cream cheese po siya sa top. Ah, okay. Tapos ano yung dahon sa ibabaw? Ang ganda ng dahon. Dill eh. po siya. Ah, dill. Yes. Ah, fresh na dill. Masarap pa. Ay, parang gusto ni Direk yung
mga ganito ah. Oo. Oh, oh. So anong advice naman ang maibibigay mo Ikaya sa mga nais magnegosyo ng kagaya nito na cake na pinasukan mo? Nung nag-start din po ako, sinabi ko rin po na wala talaga akong idea. So ginawa ko lang talaga is yun po, and trial and error. Yes. And also tumaba ba yung mga kasama mo sa bahay, silang taga-tikim? Medyo. Medyo. Oo, si Mommy ba tumaba ng slight? Oo, tapos nahilig na po sa matamis. Na matamis, oo. And ayan din po, and consistency sa business din. Yun. Nako, eh saan ba nila pwedeng ma-order itong napakagaganda at napakasarap na cake na meron ka Ikaya? Ngayon po is active kami online through social media sa Facebook and Instagram po. Oo, hanapin pwede lang naman, nila ang Sweet Mini. Iba yung spelling ng Mini niya, ha? Yes, M-Y-N-I. So baka maligaw po kayo ha sa Instagram. Oh, Mini, direct. Oo, Sweet Mini, M-Y-N-I. Ayan, ako, yes, maraming salamat sa thank iyong po, napakagandang business journey na binahagi mo sa amin ngayong umaga dito sa Sakto. Thank you, at excited na ang mga boys na matikman itong mga cakes na dala ni Ikaya. Maraming salamat, and good luck pa sa iyong negosyo. At ito na, abang